Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod. Kamusta naman po kayong lahat sa ang sulok man ng mundo kayo naroroon. Hoping na nasa magandang kalagayan po kayong lahat. Bago po tayo mag-start, syempre, kailangan ko po muna magpasalamat. Ang patuloy mo mag-anunay po. Guys, ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na nakikinig, nanonood sa ating YouTube channel na Angel Whisper 11. Ayan. So, syempre, gusto ko rin po magpasalamat dun po sa mga bago na bagong subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Naway kayo po ay may mapulot po no na mga aral dito po sa ating channel. Okay, so syempre mag-aano po muna tayo. Hingi po muna tayo ng basba sa taas. Okay? Okay, God, bago po tayo mag-start ng ating reading. Okay? Okay. So, malapit na po ang Holy Week. So, anong petsa na ba tayo ngayon? It's March 11 and 2 weeks pa, no? Is ano na, Holy Week. Okay. So, ang ating pong ano ngayon, ang ating pong reading for tonight, no, is about Tara Vision. Okay? So, yung vision ko po kagabi is very alarming, no? Gusto ko pong malaman din. Pero, yung pong nakikita ko po kasi is, isa po sa inyo, no? Isa po sa inyo, mga collective. Again, this is a collective reading, ha? For all zodiac signs, okay? All zodiacs, okay? Wala po akong sinasabing for Capricorn only, for Aries, for Libra. This is for all zodiac signs, okay? And this is a timeless reading. So, anytime po na mag-pop up po ito sa inyo, tumapat po sa inyo, at pagpabalik-balik po sa inyo itong reading na to, this is really meant for you, okay? And this is a collective reading, okay? Collective reading, okay? Now, is yung tarot vision po natin is about doon po sa, again, no? Andun ka sa isang lugar na, it's a battlefield, no? I-consider natin battlefield or isang place na, walang kabahayan, no? Walang bahayan, parang mountain or parang disyerto, mga ganun ang ano, ganun ang makikita ko. And now is meron pong mga parang ibon, pero duda po ako doon na hindi siya ibon, pero kasi po nasa ere sila. Nasa ere na color maroon, red, ganun, no? Na lilipad-lipad sila na parang kumbaga kung eto ka, no? Oh, like this po siya. Ganyan. So, ganyan po yung mga lumilipad-lipad, pero andito ka sa gitna, no? Yun po yung nakikita ko sa vision ko, ha? For example, ito po yung place, no? So, andito ka sa gitna, and ito po yung mga lumalapit-lapit na hindi malaman kung ina-atake ka o pinoprotektahan ka. Okay? Pero sa sense ko po doon, ano, is ina-atake ka. Kasi po nagagaganon ka, no? Lumalaban ka, no? Pero sila kasi is humahawi, no, then babalik, hahawi, babalik. Parang ako yung naaawa doon sa gitna, no, yung mag-isang lumalaban sa napakarami, no, napakaraming lumilipad na yon, na maliliit lang naman, maliliit lang, pero sang katutak. Para ba kung dito natin, dito ko siya i-example dito sa mundo natin, na parang ikaw yung nakatayo sa kawalan, no, na ang sumusugod sa'yo is parang tipong mga ibon, mga gano'n, na maliliit, na kulay, yun nga, maroon red or brown red, mga gano'n. Gano'n yung nakikita ko. So, yun lang naman yung nakita kong kalaban mo dito. Yun lang eh, no? Maliliit sila, no? Na keep on attacking you, pero ikaw yung wasiwas ang wasiwas. Andun yung lalayo sila, andun nalapit sila. So, alam niyo po yung ang bait po ni God, no? Kasi gusto ko po matapos sana yung laban. So, tatlong beses na po akong, meron pong pumapasok na ibang vision ko. Mga colors, ganyan. Pero meron din pong mga
pinababalik ko po. Sabi ko, God, balik na po ako dito. Gusto ko po makita. Gusto ko po makita yung nangyayari. Kung ano po nangyayari. Kasi andun po, nagko-coach ako eh. Habang nakikita ko, sige, balaban mo, sige, laban. And nagdadasal po ako para po manalo kung sino man po yung naandun sa gitna. So, lahat po ng orasyon binabanggit ko po doon para po magkaroon ng strength kung sino po yung nasa gitna. Sumasambit po ako ng dasal. Kasi gising po ako noon eh. So, ang doon yung vision na talagang tinitingnan ko kung ano yung mangyayari doon sa nakatayo na yun. No? Pero andun yung laban siya ng laban kahit mag-isa siya. Ang tapang mo, di ba? Ganun. So, now, yun po yung kukunin natin mensahe. Okay? Panginoon Diyos Ama, Panginoon Heso Kristo Ama, ako po'y narinitong muli sa inyong harapan. Kasama po ako ang mga collectives, ang aking mga viewers, subscribers, at followers. Ako po ay inyong samahan sa aking pagbabasa. Bigyan niyo po ako ng sapat, tamang mensahe na binigay niyo po sa akin kagabi patungkol po dun sa vision na kinakalaban po ang taong yon na nag-iisa, na sinusugod po ng maliliit na nagliripara na ito. Naway sa pamamagitan po dito mga barahang ito, ay masabi ko po kung ano po ang nais nyong iparating para sa amin, para po sa mga collectives. Naway masabi ko po to, no, or maibigay hatid ko po ang mensahe sa aking mga collectives, followers, viewers, at viewers, followers, and subscribers ng maayos po. Ako pinanalangin din na kami po'y lagi nyong ililigtas sa anumang kahamakan, disgrasya sa kuna at anumang paklase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan sa gipin, proteksyonan nyo po kaming lahat, lalo-lalo na po ang aking mga subscribers at mga manonood para po sa kaligtasan nila, lalo-lalo na po sa mundo ng spiritual. Naway sila po yung inyong pagalingin kung sino man po sa kanila ang may atake na nagmumula po sa spiritual, pakihipo po sila at inyo po silang pagalingin. Maraming maraming salamat po. Amen. Okay, so ito po ano, again, these readings po, no, ito pong channel na to is more on spiritual po talaga. For spiritual awakening, spiritual journey, mga ganyan po, okay? So, tingnan po natin, no, kung ano po yung nais ihatid sa atin, sa inyo, ng ating Panginoong Diyos Ama, or ng universe, no, ng mga ancestors ninyo as well. So, tingnan po natin. So, dito po muna tayo. Ito po muna gagamitin natin. Okay? So, hindi ko pa ito na-shuffle kanina. Pero, bago ko naman po iligpit ang mga cards ko, sinashuffle ko po muna. So, hoping na malabo po maging guides eh. Kasi talagang nagwawasiwas ka dito. So, malamang talaga is mga ano mo to, mga minions, no? Or mga demonic entities, no? Na talagang andun yung gusto kang, alam mo yun, itegi. Tetigihin ka nito, no? Parang no mercy sa kanila yan. Pero sorry, kahit na mag-isa ka at parang sa nakikita ko dito, 100 sila, no? More than 100 sila dito. So, ibig sabihin, thousands. Di mga ganun. So, ano po ba? Holy Spirit, Divine, please help me. Bigay niyo po sa akin ng mensahe para sa kanila. Okay, so, andito yung confused. May confusion ka? No? Siguro nalilito ka ngayon ano, kung ano ba ang lakas na meron ka. Andun yung, siguro yung time na yon ano, na may attacks ka, is andun yung sinasabi mong, paano ko ba matatalo to? Ano ba nanghihina na ba ako? Mahina ba ako? Kaya ko ba itong pataubin? Kaya ko ba tuhugin lahat to? Yung mga ganun. Oh! And dahil dyan, ano, dahil dyan sa attacks na nangyayari sa iyo, na the more na inaatake ka talaga is the more na lumalakas ka. The more kasi na nailalabas mo yung, alam mo yung strength mo, yung power mo, the more na ganun. Kasi the more na talaga marami ka, maraming umaatake sa iyo, no? Or the more na malakas yung mga umaatake sa iyo, dyan ka nahahasa eh. Kasi merong, alam mo yung mararamdaman mo na yung aura mo, iba, iba yung lumalabas. May init. May init pagka halimbawa ganun na na-challenge ka na. May init na. Wala na yung kalmadong damdamin pagka ganun na. Nabawa, dito sa atin, ano, kung may ginagamot ka na, isang tao lang naman, pero ang karga, Mar Joseph, sangkatutak. Andun na yung ano, nag-iinit na, yung may galit ka na. No? So, ganun ka din dito sa vision ko na nag-iisa ka, pero ang dami mong kinakalaban. So, andun yung iba,
no, natitigi mo, tumatalsik, pero andun yung pagka parang nasasaktan mo na sila, no, lumalayo sila. Ngayon, pagka okay na ulit, nag-recharge na sila, kasi pagpagpagpag lang sila, ganun-ganun talaga sila eh, no, ilipad-lipad lang sila, babalik na, ay sorry, babalik na naman sila sa'yo. Ngayon naman, atake ka na naman, atake ka naman. Siyempre, ikaw din nakakapag-rest pag lumalayo sila sa'yo eh. So, andun yung kumukuha ka ulit ng energy, no? So, andun ulit yung lalayo na naman sila. Ganun po nangyayari sa vision ko eh. Lalayo, lalapit, lalayo, lalapit. Napapagod sila. And nauubos din sila eh, isa-isa, no? Pero nag-end po kasi yung vision ko ng meron pa rin umaatake sa'yo. So, hindi ko po nakita doon sa vision o hindi po natapos yung vision ko kahit po anong balik ang gawin ko. Yun pa rin po yung ano, na talagang meron pa pong umiikot sa inyo. Okay. And now it's backfired. My goodness. Thank you, God. Thank you. Kasi nag-backfired. Okay. So, meaning, kung ano yung mga atake sa'yo that night o kagabi, no? Kung sino man sa inyo, no? Ito is hindi ko naman kinukonsider to for, ano, hindi ko naman to sinasabi na ito is para sa lahat. For some of you, especially po dun sa mga medyo mataas, as in sa mataas na antas na po to eh. Na, kumbaga, andun po yung, may mga attacks po. Kasi sinasabi ko naman to before pa, no? Na pagka kayo po eh, mataas na ang antas nyo, asahan nyo po na ang atake nyo po dito sa katutak. Hindi na po isa, hindi na po dalawa, tatlo, apat, lima, hindi na po, by group na po to. No? By group na po yan. Okay? So, kaya kailangan po talagang mas mag-focus po kayo ngayon, lalong-lalo na po sa pagkain ng mga dasal and yung mga tools na meron kayo, amulets, no? Lahat, oil, lahat, mutya, lahat, naku, hakutin nyo na po. Kasi kailangan nyo pong pang-depensa yan sa mundo ng spiritual at physical. Okay? Ah, okay. So, nanalo ka doon. Hindi ko lang talaga natapos eh. Hindi ko lang siya natapos, pero nanalo ka. Wow, thank God. No? You win, they lose. No? Siyempre, ano ka eh, God is with you, Holy Spirit is nasa sayo eh. And even your ancestors, no, may sinasabi sa akin na nandun din ang mga ancestors mo. They're just watching you, pero pag alam nilang hindi mo na kaya, lalapit at lalapit sila, pero nakaya mo. No? Nagkaroon ka ng freedom after nun. After, hindi ko man nakita kung ano man ang naging ending, pero ang card mo ang nagsasabi na talagang napanalunan mo yun. At mapapanalunan mo yun. So, ganito lang po yan, ano. Either meron po kayong na-encounter, siguro, this, maybe kanina, or kahapon, or ng mga nakaraang buwan, na meron po kayong ginamot na marami-rami. No? Maybe isang batalyon, no? Isang grupo, mga ganyan, ano? Pero, napanalunan mo. Mapapanalunan mo. Kung hindi ka pa, hindi pa man to, dumadating sa'yo, antayin mo, meron magpapagamot sa'yo na ganyan ang dala. Kaya kailangan lagi kang prepared, lagi kang nakakakain ng dasal para mapanalunan mo yan. Okay? So, ganun pa man, kung hindi ka pa man, ang bawa, emergency, no? Bawa, tulog ka, ganyan. And andun yung may tao sa likod ko. May sumisilian. Okay, so, may gustong sumali eh. Okay, so andun yung kumbaga nawala tuloy ako. Ipakita kasi sa gilid ko eh. Okay, so andito po yung kumbaga asa na ba ako? Anak sa makadistract, bebe. Pagkalalapit ka, dito ka na kagad sa tabi ko, huwag sa likuran ko. Okay, so yun po, no? So parang sinasabi na yung freedom dito is nakawala ka talaga doon sa scenario na yun na talagang sangkatutak. No? So, antayin mo yan na talagang magiging similar doon sa vision ko, no, na ikaw is may lalapit. No? Kung wala pa, kung di nyo pa ito nagagawa. No? Kung nagawa nyo man to, for sure, lalagapak tong mga nakalaban nyo na akala nyo hindi. Pero lalagapak to unti-unti. Bakit? Kasi magbabackfire siya. No, backfire, no, backfire, ganyan. Okay, so ano ka dito, safe na safe, and yung freedom talaga is nasa iyo kasi nag-backfire nga, no? So hindi ka naman talaga pababayaan ng mga ancestors mo, spirit guides mo, ni God,
no, may goodness, hindi kayo pababayaan yan. Kaya alam nyo, tibayan nyo yung sarili nyo, lagi kayo maging ano, buo ang loob every time na kayo ay nanggagamot. Kasi baga lagi nyo iisipin na kayo ay well-guided, no, and protected by God. And i-let go, let God nyo po talaga ang lahat. Kumbaga, hindi nyo kailangang ibalik, no, napapahaba na naman ang aking ano, litanya. Okay, hindi nyo kailangang ibalik, no, hindi nyo kailangang magsumbalik, pagkapasyente nyo na po ang ano, wag, no, kasi po ang dami nyong guides, no. Kumbaga, kung may let go, let God tayo, let go, let guide, hindi. Kumbaga, i-let go nyo sila, pero yung guide nyo po, ang, yung mga guides po ninyo, ang hayaan nyo mag, ano, parusa sa kanila. Hindi po kayo. Okay? Ganun lang po. And after, syempre, ng freedom is, kasi sunod dito is pamper yourself. So, kailangan dito is magpa-beauty kayo, magpakasaya, celebration, ganyan, gala-gala, no? Or, alam nyo yun, gumawa kayo ng moment. No, na ikakataas ng energy ninyo. Hindi yung after nyo ng gamutan and parang andun yun, kasi nga na-challenge kayo is maglulog. Ano? Magmumukong kayo. Hindi. Huwag kayong ganun. Again, yung kakayanan na meron kayo at kapangyarihan na meron kayo na binigay sa inyo ni Diyos, pagtiwala kayo. Dahil talagang babalik yan. Hindi man ninyo na, so, na ano ba tawag doon? Hindi nyo man lahat yan is na-clear, no, yung area. No? Pero, nabawasan yan, panigurado. No? Pero yung the rest of it, no? Hayaan yung guides nyo ang makipag, ano sa kanila, combat it. Sila yung makikipagdigmaan ngayon doon. No? Hindi kanila pababayaan. God is so good. No? I-let go, let God nyo po lahat yan. Okay? So now is kailangan yung ipamper yourself ninyo, no? Para, alam nyo yun, mas mag-boost, no? Yung powers ninyo. Mas maging, alam niyo yun, parang sila mismo madidismaya. Ah, taray naman nun, no? Hindi naman nagtagumpay or hindi naman niya tayo natatanggal lahat, pero andun yung magse-celebrate pa siya. No? Yung mga ganun. Kasi, ano na eh, bilang na rin ang oras nila eh, bilang na rin ang araw nila. No? So, antay nila yung sugod ng mga batalyon mo, sugod ng team mo sa mundo ng espiritu. Yung mga spirit team warrior mo, ha-ha-ha-ha-ha. Ganun. Happy match ako, Dawn. Thank you po. Love you. Thank you. Gusto ko yun. Gusto ko yung message na yun, actually. Okay, so we have the tarot reader. What else? Spell word. No, talagang babatuhin ka ng spell word dyan. Pero Earth Angel ka. So, see, kamusta ka naman doon? Eh, see? Celebration is here. That's why sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo eh, kailangan nyo mag-celebrate kasi Earth Angel ka. Paano ka tatabla nito? And also, you're a tarot reader. So, dito pa lang, no? Ano pa? Healer ka na, tarot reader ka pa. Ako ba to? Is this my reading? Charot. Okay. So, kung sino po yung makaka-resonate dyan, comment na lang po. Okay? So, yon. So, now, kanina nga sinabi ko sa inyo, di ba, kailangan nyo i-pamper yourself nyo, kailangan nyo i-celebrate, no? Kailangan ng celebration, party, happy moments, cheer up, no? Cheer up! Kasi yan yung way para magkaroon kayo ng power upgrade, okay? So, yan yung ways, okay? So, ito, no, as a tarot reader, no, kung ito is a tarot reader, is andito yung talagang, mamomonitor mo din lahat eh. And malalaman mo lahat kung sino talaga at ano ang umaatake sa'yo. No? So, yan yung isa sa maging guides mo. Kung hindi ka pa man tarot reader talaga ngayon, pero soon is magiging tarot reader ka rin. Ano? So, now, is, eto mga spell work na to, is lahat naman to is the backfire. No? And kahit sa spell work, no, yung tarot reader, ikaw, as a tarot reader dito, collective, no, since you are a collective, again, collective po to ha, collective. Okay? So, eto mga spell work na to, is hindi ka tatablan yan. Bakit? Again, Earth Angel ka. You're an Earth Angel. My goodness. Earth Angel ka. At ang dapat na ginagawa mo lagi is mag-celebrate. Celebration. Happiness. No? Yung mga joyful moments ang kailangan ng inner earth mo. Hindi yung mukmuk. Hindi yung problema. Hindi yung papangit ka. Ang kailangan mo dito, magpaganda ka. Magpapogi ka. Okay?
Ganun, ganun ang gusto sa iyo ni God. Ganun ang gusto sa iyo ni Holy Spirit. Ang ancestors mo, elementals mo, lahat. Ang universe yan. Yan ang gusto nilang mangyari sa iyo. Hindi yung ano ka, magmukmuk ka si Santa Be para, alam mo yon, pumangit ka. Ganun. Okay. So, move forward. Okay? Move forward lang. Ano lang, kumbaga, go with the flow. Okay? Huwag mong isipin yung mga sinasabi ng ibang tao or bulong nito mga kaaway mo. Huwag mong isipin yan. No? Nasa'yo pa rin ang huling halakhak. For the win ka dito, collective. For the win. Okay? And now, ito mental illness na hinahatid sa'yo or maybe sa mga pasyente mo. Ay, sorry. Backfire din yan. Okay? Sorry. Thank you, Holy Spirit. Oh, diba? Thank you. So, sorry. No, sorry, dahil backfire talaga yan. Hindi mo deserve yan. Mas deserve nila yan. Hayaan mo sila mag-usap-usap, no? Na talagang, paano nangyari yun? Paano, nag-iisa yun eh, no? Paano na nangyaring maano tayo, mapatumba nila tayong lahat? Paano na nangyari na mawalan tayo ng ganito, ng kakayanan? Paano nangyari to na ganito, nang hihina tayo, no? Sorry! Sorry! Dahil meron kang spirit team warrior, meron kang God, meron kang Jesus Christ, meron kang mga ganyan. Si Mama Mary, si Santo Niño, si Manawag, no? Divine Mercy, no? Meron kang mga ganyan eh, Nazareno, Panginoong Nazareno, no? So, paano? Paano ka matatalo ng mga yan? Ha, ano man, natutuwa talaga ako, grabe. And now, ito na ang travel. Actually, this is part of your pamper yourself, celebration, and travel. Diba? Travel lang tayo, day. Diba? Kailangan mo mag-travel. I mean, isa to sa mga reward na ibibigay sa'yo ni God. Kasi talagang alam mo yung, kahit na alam mong delikado, sugod ka rin ng sugod. Iba ka rin eh, no? May pagkapraning ka din eh, no? Talagang parang, andun yung, hindi naman sa pagkapraning, pero andun yung talagang, ano ba tawag dun? Inaano mo yung sarili mo talaga na, sinusurrender mo na yung buhay mo talaga kay God. Iba ka rin eh, parang alam mo yung, pagka nanggamot ka, or nag-reading ka, hindi mo na iniisip, parang ang pakiramdam mo, nag-iisa ka na lang sa mundo, o kayo na lang dalawa na pasyente mo ang nasa mundo, na parang hindi mo na iniisip na may pamilya ka, may kaibigan ka, kailangan ka ng mga ganito. Hindi mo na iniisip, kasi ang gusto mo lang talaga mangyari is gumaling yung kaharap mo, or magkaroon ng comfort yung katapat mo na pasyente mo. No? Kaya alam mo yung blessings na binibigay sa'yo na dito ni God, sobra-sobra, eh talaga maaasahan mo na yung mga umaatake sa'yo, masang katutak, patay lahat yan. Promise yan. Patay lahat yan. Patay lahat yan. Yari yan sa mga guides mo. Promise. That's a promise. Yes, yes, yes. Mababalitaan nyo na lang yan. Makikita nyo na lang din yan sa mga dreams ninyo. No? Wala na sila sa mundo. Kahit sa mundo ng spiritual, din nyo na makikita yan. Well, then, mamaya malalaman natin yan. No? Pagka ako mag-o-orlock na, titignan natin kung ano talaga sa vision ko. Naway may ihatid sa akin na vision si God. No? Para bukas is iba naman yung topic natin. Actually, mas gusto ko po yung mga vision na ganyan. Yung very challenging, no? Ayan, no? May black magic na naman. May goodness. It's a confirmation na talagang ikaw is ina-attacking ngayon. Talagang sinusubukan nila ang lakas mo ngayon. Pero hindi sila manalo-nalo. Nagigigil ako. See? Okay, so we have the secret admirer here. So, meron kang secret admirer. Actually, this is one of your, ano, sa mga nagamot mo rin to, no? Sa mga nagamot mo to, na talagang ina-idolize ka, no, na parang alam mo yung isa to sa mga nakumbati mo, parang na-amaze siya sa'yo eh. Iba yung tapang mo kasi dito eh. Buong bulog mo eh. No, parang alam mo yung wala kang pakialam kung saksakin ka, pasabugin ka nito. Hindi mo iniisip kung gaano kalakas yung mga ginagamot mo eh. Hindi mo na kung gaano kalakas yung mga bit-bit nila. Wala kang pakialam. Basta ang alam mo, sige, gagamutin kita. Kasi binigay ka sa akin ng Diyos eh. Ganun kay. No, hinihinatid ka sa akin ng Ama, sige, gagamutin kita.
Ang galing mo doon. Gusto ko yun. Gusto ko yung ganon. Buwan loob mo. Naway, huwag ka magbago. Kung sino ka man, please, paki-comment na lang po, no? Or mag-chat na lang po kayo sa akin, no? Para lang din sa, ano, para maging confidential. Okay? Kung sino man po to. No? Pero alam ko marami na pong ganito din na talagang lumalaban at kayang ibuwis ang buhay para lang po sa kagalingan ng iba. Na parang hindi na po iniisip din yung iba. Or family, ganun. Kasi po ang gusto nga po is makagaling at makatulong po sa tao. So, God bless you. God bless you. Okay? So, now, oh, see? Kung kanina meron kang, ano to, ah, hindi, sorry. Ito po pala muna. In God's perfect time. So, yan. So, in God's perfect time, no, siguro mamimit mo to. No? Maybe mamimit mo tong talagang, alam mo yun, secret admirer mo na talagang andong, gustong-gusto kang makilala, gustong-gusto ka rin makaharap, no? Kahit nakalaban mo to, naging kalaban mo to, maybe magpapakita sa dreams, or maybe talagang sasadyain ka, no? Pero sa oras na pumunta naman to sa'yo at may karga pa rin siyang black, is hindi rin siya makakapasok dyan sa lugar mo. Dahil iikot ang puwet niyan, iinit ang puwet niyan, palalayasin siya ng mga guides mo. So, pupunta yan sa'yo, pero ano yung nagbalik loob na siya sa Panginoon. That's why, siguro magpapakita sa, ay no, kahit alam ko kasi even dreams, hindi ganito papasukin eh. Even sa dreams, no? Actually, sa, ano, sa vision, is alam ko, yes, meron talagang nakakapasok, no? May nakakapasok sa vision mo, mga itsura nila. Actually, meron din nagpakita sa akin, eh. Isang lalaki na mataba, no? Na nagpaparang nagpapakilala lang siya sa akin. Hindi man siya galit, pero nagpapakilala siya sa akin. Pero, ganun pa man, wala akong pakialam. Okay. Hindi ko siya, ano, it's not my business anymore na para makipagtitigan sa kanya, no? Marami akong ginagawa. And I'm busy, okay? So, yan. So, may level up ka. Bukod doon sa power upgrade, so meaning, talagang andun yung meron ka na namang power upgrade and talagang super powerful ka na ngayon. Okay? And the black magic, ritual ang ginagawa sa'yo, che! Ano ba yun? Che! Okay? So, just stay in love. Alam mo, pagka in love ka, lagi ka masaya. Yung ritual na yan, backfired ulit yan. 100 times. Trillion times. Huh? Sorry. 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 Sorry sa inyo. Sorry sa inyo. Alay, Diyos ko. Aliw factor itong reading na to, my goodness. Oh, see? You're powerful, stronger than you think. Diba? Bomba kaday, bomba, bomba kaday. And wish fulfillment. O, diba? So, yung mga wishes mo, especially kasi doon sa mga ginagamot mo, sa mga, sa niriridingan mo, mga ganyan, ano, is talaga namang napagtatanggumpayan mo. And kasi lahat naman yan, hindi nyo minamanifest mo. And talaga yan, hindi nyo pinagpipray mo sa taas kay God, no, sa heaven, sa universe, na talagang ang gusto mo is makapagpagaling ka. And tulungan ka lagi sa mga ginagawa mo, sa panggagamo, no? Kaya, makakaasa ka lang. Yan naman yung response nila sa'yo. Makakaasa ka. Okay? They love you so much. Kung alam mo lang. Alam mo lang. Kung alam mo lang ang pinangarap. Ganun. My goodness, baka tumbas naman itong turn between two lovers na ito. Oh, come on, come on, come on, come on. Kasi ganito yon. Ganito yon. No? So, itong, ano, itong nandun na kumakalaban, or maybe may pinuno yan eh. Or may leader, no? Kasi talagang ganon. Kung ako, mayroon akong student, so ako yung mentor, ako yung, masasabi natin pinuno, master, ganyan. So, now, is dito sa turn between two lovers na to, is andito yung, siya na yung gumagambala, no? Pero, yung ginagambala niya, gustong-gusto niya. Pero nung pinagamot, na nagpagamot sa'yo ngayon itong pasyente na to, pati ikaw gusto na rin. Diba? Supal ng pes! Ang supal ng pes, humihitip siguro to ng katol. Goodness. O, see? Pero ma-overcome mo naman yan, baby. No? Ma-overcome mo yan. Matatapos at matatapos yan. Kasi God is with you.
Kasi let go, let God mo po yung mga ganyang pangyayari. And alam po naman yun ang ginagawa mo. Talagang nililet go, let God mo. Kaya talagang alam mo yung pagpapala sa'yo, yung pagpuprotekta sa'yo, pagmamahal sa'yo ng divine, ay talaga namang sagad din hanggang langit. No? Kaya napakaswerte. We have the Gemini energy. Okay. Let's see kung ano pa. Meron pa tayong bubuksan na ilang cards. Nakakadalawang cards pa lang tayo, pero aliw na ako. So we have the business deal proposal. Wow. Okay, so ano yan? Kaperahan yan. And God gave me you. OMG. Okay, so God gave me you. So someone or somebody says that God gave me you. So andito yung talagang, maybe this is one of your partner, one of your close friends, na talagang andun yung na-save mo siya, or parang nabigyan mo siya ng comfort talaga. Na talagang andun yung, ang laki ng utang na loob nitong tao sa'yo. That's why parang andito yung, siguro siya yung mag-aalok din ng business deal proposal no, na itong taong itong malaki ang utang na loob sa'yo. Maybe nag-earned siya or parang nagkaroon ng pagbabago ang buhay niya since the day na nakilala ka niya. Yung mga ganun. Okay? So, tingnan natin kung ano pa. Release and embrace your possibilities. Okay. So, yun lang. Ganun lang naman yun eh. So, alam niyo yun, kailangan nyo lang talagang yung mga ganyang pangyayari. Like sa tarot vision ko, no? I mean, sa vision ko, no? Na andun yung maraming attack sa inyo. Hayaan nyo lang yun. Kasi kung didibdibin nyo yun, kung iisipin nyo na iisipin nyo mentally, ay naku, talagang mental lang ang bagsak ninyo. Kaya talagang andun yun, talagang i-release nyo siya and i-embrace nyo yung mga bagong parating sa buhay nyo. Hayaan nyo yun. Tapos na yun eh. No? So, nahawakan mo na yung taong yun, nagamot mo na yun, or nabasahan mo na yung baraha, then doon ka na ulit sa susunod, no? Sa susunod na araw ka naman, no? Panibagong buhay na naman, panibagong araw, so panibagong laban. Ganun talaga, no? Panibagong laban, just ano lang, kailangan mo lang talaga yung maging kalmado pagka talagang may gagawin. Ito mo sabi ko, last na yun, pero may bumaba, ay, nag-shuffle pa rin ako. Okay, so yun, tatambi ko na. Okay, so itong tayo just playing victim na, no? So ito is ano to, nakakaharap mo rin to, no? For some of you, no, is na nakakasalamuha mo rin tong kasi playing victim siya, no. So andito yung parang lagi na lang siyang ape, no, aping ape, walang wala, alam mo yung 00 mga ganyan. Pero ang totoo, naku, puro kabulaanan ang ginagawa, puro kabulaanan lang, okay? So we also have the ano to, Leo energy. Okay, so next is, ito namang isa. Wait lang po ah. Okay, so let's, tingnan natin dito kung sino kaya ang lalabas na isa sa mga naging savior mo doon sa vision ko kagabi. Tingnan natin. Masyado kong ano eh, masyado kong hyper ngayon. Kasi natatawa ako sa mga, nagigigilak ko ah. Diba? Ang gigigil ako dito sa mga minions na to eh, no, na mga maliliit na nila. Alam nyo kasi, kung ito is talagang malalakas na nila lang to, no, hindi to lalaban ng sabayan, isa-isa, dapat, no, magkaalaman, diba, dapat isa-isa, hindi yung sinugod ke, no, mga ano to, mga badidang din to, mga ano lang din to, mga mababapag nila lang, no, dapat dito isa-isa, no, pila kayo, sige, ganun. Dapat ganun, hindi yung sisugurin ka, mag-isa ka. Wow ha. Tingnan natin kung isa-isa, kung may uubra sila. Diba? Ayan eh. Ayan natin ha. Sino yung talagang super duper na talagang one of your savior. Ganun. No? At kung ano pa yung mga kaganapan na nangyari. Okay, so merong asawa. So, okay, so talagang may asawa dito. Ano pa tong asawa na to? No? Kung yung ano na yan, ano, kung sa love reading ko i-apply yung vision na yon, yung asawa. Okay? So ano ba meron sa asawa mo? So malamang sa malamang, no, lahat ng responsibilidad ibinigay na sa'yo. No? Kung ikaw yung naando doon, lahat ng responsibilidad ibinigay sa'yo. Lahat ibinato na sa'yo. Na ikaw naman itong winawasiwas mo na parang pilit kong ilalayo, pero kung saan lumalapit. No? So ang gawin mo na lang doon, alam mo, tanggapin mo na lang. Yeah, accept mo na lang 'yon, no? Kaysa maaburido ka sa buhay kasi talagang ano 'yan eh, meant for ano ka naman eh, for happiness talaga.
Yan naman ang gusto mo sa'yo. Okay? So, now is we have the kandila here. So, ano bang purpose ng kandila na yan? Ano? So, sinasabi dito na kailangan mo pagdirik ng kandila talaga. Literal! Ang iyong partner. No, bakit? Para sa katinuan at para ibigay mo sa kanya responsibilidad na pinapataw na sa'yo ngayon. Okay? So, ganun, kung gusto mo talagang mapatinoy ang asawa mo at i-healer ka, no? Tarot reader ka. So, ang gawin mo dito, tirigan mo ng kandila. One candle, napakabisa po niyan. No? Gawin nyo lang po yan religiously, with intention, no? And talagang full of faith, no? Is, bigay mo yan, didingkin ka ng Ama. And now, we have mensahe mula sa Diyos Ama. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. See? This is a direct message from God, no? So, kailangan nyo po itong namnamin, no? So, yung sinasabi sa inyo about it. Also, we have in-laws here. So, talagang ano to, family matter ito, no? Oh, may karamdaman na. Okay, so, one of your in-laws is may karamdaman, no? So, siguro later, lalabas din yan, ano, kung ano ba yan, physical ba yan, or masakit na kalamnan. Okay, so, physical ba yan, or spiritual? So, malalaman po natin yan. So, ito is one of, parang, isa rin sa mga nararanasan ng in-laws mo, na masakit ang kalamnan or maybe ng asawa mo din, no? So check mo yung mga in-laws mo kung meron nararamdaman physically kung alin doon, no, kalamnan internal or what, no? So alamin mo, okay? So ano pa po ba, Holy Spirit? Okay, so ang ritual is sa baklas mo. Very good, diba? Ganun. Alam nyo, kasi nandito yung freedom eh. Diba? Kanina, meron tayong mga cards dyan. Meron talagang freedom. So, pagka may freedom ka, ibig sabihin kahit anong black magic ang gawin niya, mapakendel yan, mapapalipad hangin yan, mapatigal po yan, kung ano man, ritual, baklas yan. And ang ritual po kasi, isa sa pinakamulupit, no? Na ginagawa ng spell work ng mga mangpo. Okay? Ano pa po? Umiikot na ang mundo at pinakamamahal ka. Yes! Alam mo, no? Ganun talaga, no? So, talagang umiikot talaga ang mundo. Pero ikaw pa rin yung pinakamamahal niya, no? So, kung sino man to, partners, ganyan, o couples, ganyan, no? So, ikaw pa rin yung talagang pinakamamahal niya. Yun nga lang po, is talagang umiikot ang mundo, no? Umiikot na ang mundo. So, siya yung parang kulelat, and ikaw ngayon yung may growth sa buhay. No? Ikaw yung pinagpala, siya ngayon na nasa baba. Ganun lang po yun. Talaga pong may times na talaga pong umiikot ang mundo. Okay, so next is Tres Picoroma. Okay, so this is one of your savior. No? Talagang isa siya sa parang nagbibigay sa'yo ngayon ng strength, ng lakas ng third eye, lakas ng pandinig, spiritual, at pag-iisip. And also, pakiramdam. No? Kasi po, ang Tres Picoroma is talagang napakalakas po na pandepensa niyan. No? Napakalakas po. No? So, kung sino man po sa inyo ang talagang parang gusto ng protection at matinding pandepensa, pag kayo po nagkasundo ng Tres Picoroma at talagang kayo nagkaroon ng talagang connection, no? Yung soul mo, pasok mo sa kanya, and yung kanya is yung mapasok na rin yung sa kanya yung sa'yo. Intindihan niyo ako? So, yung ganon. So, iba po ang band, iba po ang strength na mararamdaman nyo. Yung kumpletong-kumpleto yung pakiramdam mo dito. Kasi hindi lang sa physical, spiritual kanya madidepensahan, mapoprotektahan, kundi sa lahat. Pati mental, spiritual, pinansyal, pasok din po yan. Basta po yung Tres Picoroma na yung alagaan nyo yan, nabuhay nyo po yan, nagkaroon kayo ng connection, ay fabulous po yan. Fabulous! Learn, see? So, nagliliwanag. Yes! So, now, nagliliwanag na yung mga paningin sa mundo ng spiritual. Masyado na malinaw, masyado na yung clarity nyo. Wow na wow! Okay? So, now is talagang andun yung pinapakita sa inyo ng Diyos Ama, ng divine, kung ano po yung mga exact na mensahe para sa inyo. At para magtingin ano na rin, awareness nyo na rin po. Okay? So, Santo Ninyong Hubad is also one of your
pandepensa din. Or isa rin sa nag-guide sa inyo, season to ninyong huban. So yan po yung mga needs ninyo, no, para po. Ah, okay. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you, Holy Spirit. Yes. Yes. Yes na. Yes. Kasi po, talaga pong itong dalawang to, no, ito pong dalawang to is talaga po, ito yung una kong mga hawak noon, no? Ito po ang talagang nagbuhay sa akin sa mundo ng spiritualist. Ito po nauna, si Santo Niño Hubad, then pumasok po sa buhay ko itong si Tres Picoroma. Ang tapaka talaga naman. Hindi ko po ano ha, pero sa akin po is iba po yung tandem nila. Yung isa po kasi, si Santo Niño Hubad po kasi is talagang, kaya ko po siya inampon, no? Is kasi po, lumagpak po talaga negosyo ko noon. So, kailangan ko pong magkaroon ulit ng lakas ng loob para po mag-live selling, gato ganyan. Pero, inawat na po ako ng Panginoong Diyos, amen. No, para hindi na nga po ako masabotahin, hindi na po ako masaktan. Kasi po sa social media po ako tinitira. Habang nagla-live, no, may tigal po, papalipad hangin, galing, di ba? So, now, bigla pong umano sa akin ang Tres Picoroma, nagparamdam. No? So, kinuha ko po siya. So, siya na po yung naging pangdepensa ko. So, now, balance po, di ba? Meron akong Santo Niño Hubad, and now, meron akong Tres Picoroma. So, now, kung sino po nagtatangan po sa inyo nito, antayin nyo po, magkakaroon po talaga kayo ng growth. Itaga nyo po yan sa bato. Basta po, itong dalawang to, naging tangan ninyo, nako, pasok na pasok sa banga ang inyo pong magiging business. Basta po patungkol sa financial, kung ano man po yung pinaiikot ninyo, or sinimulan yung business, wag lang po drugs, wag lang po mga iliga, wag lang po sugal, aasenso po kayo. Okay? Wag lang po kayo wag lang po kayong manloloko ng tao, no? Wag niyo pong isasama tong mga ito sa panloloko dahil may balik po sa inyo yan. Okay? And now, abot kamay muna. Yes! Ang tagumpay. No? Abot kamay muna. Abot kamay muna. Kasi nga with the help of Tres Picoroma and Santo Niño Hubad, is abot kamay muna ang lahat ng pinapangarap mo. Okay, so babalikan ka na. Babalikan ka na. And kailangan mo ng crystals. Also crystals, no? Crystals kasi is meron din po ako niyan. No? May mga tangan din po. Meron din po ako mga crystals talaga dito. Especially yung ano po, amethyst, black tourmaline, onyx. Ano ba ba? Marami po eh. Meron din po akong clear, no, selenite, ano pa ba yun, yan, mga ganyan, yan, meron po ako yan, kaso po yung iba, hindi ko kilala eh, binigay lang po ito sa akin ng isa kong ano, isa ko pong napakabait na kliyente or pasyente po, dati po rin siya nag-heal, no, and now, humingi po siya ng sign kay God kasi marami na rin naman po siya napagaling and ang gamit niya po is crystals and sometimes yung kamay niya po, no? So kinausap niya na po ang ama na tutulong po siya sa ibang way. Okay naman na po ang buhay niya ngayon. Very ano na po, yung abundance and prosperity talagang nasa kanya na po. That's why andun na po siya para ibahagi po yung mga blessings na binibigyan niya. Kasi promise niya po yun eh, hindi niya pwedeng baliin po yun. So, andun po yung nagbibigay, nag-give po siya, or donations, ganyan. And now, talaga pong overflow naman po yung nare-receive na blessings niya. Like, yan po, binigay niya po sa akin. Parang pinamana niya po sa akin yung mga crystals niya na ginagamit niya before. So, yun. So, kailangan po yun. So, dito po, no, kung meron ka din pong ano, ito po, sinasabi muna dito sa abot kamay muna na babalikan ka na. Ano po yung babalikan ka na? Yung swerte dati na, I mean, yung swerte mo na naudlot, no, na dating may nagnakaw sa mundo ng spiritual sa'yo, ng mga swerte mo, now, babalik na yan sa'yo. Babalikan at babalikan ka na. With the help of crystals, lalo po magbuboost yan, lalo po kayong magkakaroon ng kasaganahan, and at the same time, protection as well, no? Kasi po, ang Santo Niño Hubad, Tres Picoroma, is yan po, is balance, no? Isang pang-protection, isa pong pang, pampaswerte. And now, with the use of crystals, is yun naman po yung pandagdag po ng energy dyan po sa mga tangan po ninyo. Nahihigup din po niyan. And hindi nyo nakikita o hindi nyo nararamdaman, pero kini-cleanse din po ng mga crystals yung lahat ng mga amulets. Even yung mga ganyan po. No?
Yun po. Kaya po kailangan po alam nyo rin po kung paano alagaan ng mga crystals, no? Okay, so we have Padre Pio. O, di ba? Padre Pio is send, ano, back to sender 1 million times. Di ba? So, si Padre Pio po nagbaback to sender ng mga ginagawa sa inyo. And siya din na nagbigay ng freedom sa iyo doon sa nangyari sa vision ko. Yun yung tinatanong ko kanina, kung sino ba sa kanila ang kasakasama mo doon sa battlefield na yun. And now, he's here, Padre Pio. I know, kilala nyo to. No? Padre Pio, ano, is, nagbigay ng milagro sa inyo doon sa battlefield na yun, doon sa vision na yun. No? That's why kailangan nyo siyang bisitahin. Or kailangan nyo magpasalamat sa kanya kasi sinave niya kayo doon. Or binigyan niya kayo ng lakas. Binatuhan niya kayo ng lakas. Or binuhusan niya kayo ng lakas. Okay? And lahat yan is back to sender. Diba? Okay? So, let's see kung ano pa. Let us see. Tinatating. Kumuha tayo ng ano, ng message from your angels. From angels, from archangels actually. This is a message from archangels. Okay. So, let's see. Okay, so let's see. Kung ano pa po ang mensahe. Pababa muna po ako ng tatlong cards. Ha? Tatlong cards lang po tayo. Okay, so Four of Raphael. Okay, so seek out other possibilities. Look for the magic in life. Be aware of your own emotions. Yes. Always, ano ha, lagi niyong iisipin na si Archangel Raphael is nasa inyo po. Lagi na rin po kayong, alam niyo yun, lagi na po kayong sinusubaybayan. Kasi ang gusto niya po talaga is magkaroon kayo ng lakas to energize, no, and to heal. Isa rin siya po sa nag-heal sa inyo. So, ang kailangan nyo lang po dito is talagang mag-isip po kayo ng ibang mga possibilities na pwede nyo po pong magawa aside po sa mga, eto mga ginagawa nyo ngayon. Parang kailangan nyo mapang mag-explore ng mag-explore, no? Marami pa po kasi kayong, marami pa kasi kayong pwedeng patunayan. Marami pa kayong pwedeng ibuga. So, yun po yung i-search nyo or explore po ninyo, no? So, ang kailangan nyo lang po dito is kailangan nyo maging aware, no, sa mga emotions po ninyo. Yung parang, yun nga po yung sinasabi sa inyo, pagka kayo po nang gamot, kailangan po laging buo ang loob nyo. No? Talaga pong may times na talagang, aminin nyo po, aminin po natin na talaga may times na talaga pong may malalakas na ganyan. Lalo na po kung sabay-sabay po yan naaatake sa inyo. Isa-isa po yan. Isa-isa, ano nyo po yan. Pero meron po mga nagtatago kasi. No? Meron po talagang tumatakbo, may mga ganyan po. Hindi nyo po lahat yan mahuhuli. May magtatago dyan. Kasi malalakas po ang pakiramdam ng mga yan. Okay? So, yun lang po. And kailangan nyo rin po ng ano, no? For cleansing. Try nyo po mag-visit sa beach, mga dagat, no? Yan po yung pinaka-the best na talagang spiritual cleansing natin. Magbabad po kayo doon. Magbabad po kayo ng mga 5 years. Charot. Hindi, mga ano lang, ano nyo, maglublub lang po kayo talaga, no? Talaga mag-swimming kayo to the max, ganyan, i-relax nyo yung katawan ninyo, yan, talaga pong, alam nyo, after po noon, napakasarap, parang, ang linis-linis nyo, parang ang gusto nyo na nga lang doon na tumira malapit sa dagat. Ako po talagang pinapangarap po yan na magkaroon ako ng place malapit po sa dagat, no? So, let's see. Kasi, ano po eh, iba po ang ay hahatid sa atin ng dagat, no? Talagang, alam mo, ang linis-linis mo, ang daan-daan ng pakiramdam mo, lahat ng sakit ng katawan mo, na talagang parang alam mo yung nando ka sa dagat, parang yung ngiti mo hindi na maalis. Especially kasi pagka nag-sunbathing ka, alam mo yung may dagat, tapos nakikita mo yung langit. Iba po. Parang nando na po sa taas. Ganun po yung pakiramdam. Okay, pak. Oh, wow, ah. Parang solid si, ano, si Archangel Raphael. Ah. So, yes, it is safe to trust. Yes, no? The ability to accomplish many things at once. Follow your creative passions. Okay. Kasi andito talaga yung sinasabi ni King Raphael sa'yo, no? Na talagang
you have the authority, no? Talaga andito yung into leadership ka, mentor ka, no? Nagtuturo ka, kanya marami ka ng nabahagi na ng mga knowledge mo sa mundo ng spiritual, no? And now, andito yung sinasabi na, kumbaga, ingat ka pa rin, no? Kumbaga, hindi nga lahat ng mga nakapaligid talaga sa'yo is, alam mo yun, totoo, no? Hindi lahat, okay? So, ang kailangan mo lang is maging aware sa mga paligid-paligid mo, okay? So, now we have Archangel Sandalphon, sorry. Okay, so now, this is a divine guidance, ha? This is a divine guidance, the search for meaning in life. Okay, consider an alternative approach. Surround yourself with wise teachers or friends. Oo. Alam mo yun, parang mas maganda kasi yung sa pamamagitan ng napapaligiran ka ng mga positive na tao. No? Make sure na yung spiritual teachers mo or friends mo or wise teachers is yung mga ano, ha? Mga ano din ni God. No? Like you na earth angel. No? Huwag kang makikisalamuha sa, alam mo na naman kasi kung sino yung mga negative ang hatid sa iyo. So, iwasan mo na yun. Better na i-cut mo na, okay? Okay, so we have Six of Gabriel, Ace of Michael. Wow. Sabi ko, tatlong cards lang din. Okay, so dito sa Six of Gabriel is talagang, wow. You've done a wonderful job. Congratulations. So, time to move on the next project. Awards, scholarships, and promotions. Congratulations. Diba? See, sabi ko sa inyo, napagtanggumpayan nyo yun. Ang problema sa kanila, iisa ka, pero ang dami nila. Diba? Ang coward yun eh. And ikaw ang the bravest one. The strongest one, the powerful one, na nandun, nag-iisa, nakikipagtunggali, nakikipagpatayan sa kanila. Pero congratulations, kasi you've done a wonderful job. No? I love this. So, meron ka na naman panibagong project. So, meron ka na naman panibagong, syempre may awards, no? Merong rewards sa'yo si God dyan, no? Marami. And promotions or level up again. Yes, kasi meron ka naman na nabasa mo natin kanina. No? So, congratulations. Okay, so Ace of Michael. And now, ngayon, ano, parang sinasabi dito sa Ace of Michael is sinasabi na kailangan mong magkaroon ng yung the way na kung paano ka makipag-communicate sa iba is kailangan nandun yung clarity din, ano. Parang bigyan mo sila ng talagang, yung alam mong mabibigyan mo sila ng ano, solusyon doon sa naging problema nila. No? Yung aalis sila o lalayo sila sa iyo o matatapos na kayo ng, matatapos yung conversation nyo ng may ngiti sa mga labi niya. No? Kasi talagang mahirap pong kalaban ng emotions. No? Mahirap pong kalaban ng puso. Kasi minsan meron pong talagang pinaninindigan. Ano? Meron talagang matitigas ang ulo. No? Or meron lang talagang hindi kayang balansehin yung emotions and yung yung, alam niyo na, yung pag-iisip, no? So dito is sinasabi lang na kumbaga kailangan lang magkaroon ka pa, no, para i-enhance mo pa lang mas mataas yung mga ideas mo sa communication skills, yung mga ganyan, para mas marami ka pang matulungan at mas marami pang ma-attract sa iyo, no? Kasi possible na one of you, no, is a public speaker or maybe you're also a tarot reader, no? So ang kailangan lang po dito is i-analyze nyo rin po maigi yung mga cards ninyo. Huwag po kayong gagawa ng mga kwento, okay? Huwag po kayong gagawa ng mga usap-usap bagal, okay? So ganon, para may nakikita akong bantay doon sa aking harapan. Ah, wow, hello. Okay, so may nakabantay po ako. Matakot kayo dyan sa bantay ko. At may tinititigan siyang masama sa inyo. Sorry. Okay, so let's continue. Dami kong bantay.
Okay, so now we have the Three of Gabriel and Knight of Gabriel. So prosperity arising from wise planning. Yes. Time to take the next step. Optimistic plans that turn out as expected. Okay, so dito kasi is pinapakita lang din dito na talagang andito ka na sa, I mean, ato na yung ano eh, hindi mo to ine-expect na ibibigyan ka ni God dito ng ganitong klaseng buhay. No? So now, isandi dito ka na, no? So, parang sinasabi dito na maging, mas maging wiser ka sa mga magiging plans mo. Hindi yung, alam mo yon, palibasa ngayon mo lang naranasan or ngayon mo lang na-achieve, no? Pero andun yung parang hindi ka na nag-iisip ng tama kung saan mo dadalhin yung mga blessings na binibigay sa ni God. Again, kaya po tayo binibigyan ng ganitong blessings ni God kasi may purpose po. No? Meron po tayong mission dito. Hindi lang po as a healer or a tarot reader, kundi andito rin po tayo as a giver. No? Andito po yung nag-receive po tayo ng mga blessings from God. So, ang kailangan po natin dito is pamahagi po yan sa iba or sa karamihan. O sa tingin nyo pong enough na po sa inyo at andun na po yung contentment ng buhay ninyo, i-share nyo po sa iba. No? Kasi iba po yung ano eh, parang yun din po yung healing na way na pwedeng ibigay sa inyo eh. No? Kasi alam nyo po yung nakikita nyo po yung binibigay niyo yung tao na hindi nyo po nila ine-expect. No? Tapos mapakita nyo yung smile nila and yung pasasalamat nila sa inyo is very sincere. Nakakaiyak, di ba? At iba eh, nakakataba po ng puso yung mga gano'n na pagka nag-thank you sa inyo, kahit na small thing lang yung binigay mo sa kanila, andun yung talagang highly appreciated po nila, no? Kasi parang hindi nila ine-expect na coming from you, ibibigay nila yung gano'n, nadabantalang may mga kaanak sila, ganito, ganyan, mga gano'n, no? So, mas maganda po yung gano'n na hindi lang po tayo healer, hindi lang po tayo tarot reader, maging giver din po tayo, okay? Okay, so now is we have the Nine of Gabriel. So stay determined and move forward. Okay, be prepared for any possibility. No, possibility. Apat na mata ko, bulag pa rin ako magbasa. Okay, so be prepared for any possibility, environmental activism. Okay, so parang sa nakita ko rito na this is your one of your, parang ano mo yun, stay forward, no? And yung ano ka talaga, stay determined kasi andito yung talagang into success kay, no? Talagang, kasi andito rin yung talagang hard work mo, no? And I know for some of you talaga nag-harvest na ngayon ng bonggang-bongga, no? Talagang hakot award. Ganun, no? So, nag-hakot ka na. So, ang kailangan mo lang gawin dito is, alam mo yun, kailangan mo pang maging prepared kasi hindi pa to. Kung nag-harvest ka na ngayon ng parang kain-kain, kain maliit pa yun, di ba? Kain. Meron pa. Truck. Antayin mo yung truck. Kain pa lang ito na sa'yo. Wina-warm up ka pa lang ni God. Sinusubukan ka pa lang ni God. Kung yung kain-kain na yan, kung saan mo dadalhin yan. Pagka yan nadala mo sa tama, nako, truck, ibibigay sa'yo ni God. Nasabi ko sa'yo. Okay, kasi ano ka na ngayon? Well blessed. No? Or kung hindi pa man, no? For some of you, no? Is, pero alam ko, marami po sa inyo ang nakakaranas na po ng pag-usad. No, huwag po kayo mag-expect ng bonggang-bongga agad. Okay? Hayaan nyo pong si God ang mag-maniobra, ang mag-drive ng buhay nyo, lalong-lalo na po sa financial nyo. No? Hayaan nyo po siya. Kasi po, pag si God po ang nagtrabaho, si God po ang nagbigay sa inyo, sigurado po yan. Slowly but surely. Okay? Slowly but surely. Okay? So, let's see kung ano pa po ang mensahe. Ay! Okay. Ganda ng topic natin ngayon, ano? So, pagka ito, after nito, naku, nauna na naman. My Diyos, umaga na naman ako matutulog nito, mga bebe. Siguro pinakamaagang tulog nito, 4. Kasi po, ini-edit ko pa po ito. Kasi pag hindi ko po ito in-edit, hindi ko po ito pinasok ng CapCut. Ako, madami na naman magre-reklamo. Madam, ang hina po ng sounds niyo. Madam, hindi po kayo maintindihan. Patay na naman si madam. Madami na namang negative comment.
Okay, so Page of Wands. Okay, so kailangan mo talaga mag-focus sa mga, alam mo na, alam ko naman kasi talaga parang andito yung marami kang pangarap sa buhay. Not only, hindi naman yung pangarap is para sa iyo, eh, no? Kundi pakalahatan, especially sa family mo. Kasi talaga, you're doing this, you're doing that, kasi may pinagdadaanan ka, may mga plano ka, for, especially for your future, especially for your kids, and for those talagang badly needed ng help mo sa kagalingan. No, that's why kahit na gano'n na marami ka na rin na hindi magaganda sa others, no, o andun yung na-underestimate ka, nililet ko, let God mo lang yan. And that's very, 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 very good. Diba? So, ang kailangan mo lang dito is more, 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 ano ka, explore, no? Explore mo pa, explore mo pa. And enjoy mo lang yung journey mo. Hindi mo kailangan parang magpakaseryoso, magpakadalubhasa ba, no? Kasi, hindi ka nag-iisa, andyan ang mga guides mo, andyan silang lahat, so wala kang dapat alalahanin, no? So enjoy mo lang yung journey, enjoy your life, no? Celebrate, always be, ano, baga, keep smiling, okay? So now we have the Ace of Cups, no? Talagang ikaw, alam mo yung sasabihin ko sa iyo dito, kung andito ang Ace of Cups, sinasabi na talagang you're, ano ba yung sa bangko? You're in good hands with Metro Bank. Ganun. So, ikaw naman is you're in good hands with God. No? Saan, ano ka ni? Andun talaga yung pag-take care sa iyo ni God. Yung protection, love, care, talaga nasa iyo na. Binigay na sa iyo lahat ni God yan. Kaya hindi ka na papapay. Hindi ka na iiwan. No? Ano yan eh? Till death do us part. Sabi nga. Diba? Kasi andito yung talagang well-trusted. Kung si God is well-trusted mo, ganun din siya sa'yo. Ano kayo ni God eh? Ang ganda ng tandem nyo. Give and take. Ang ganda. Okay? So, sinasabi lang din dito na parang lagi mong i-open yung heart mo. No? Huwag mo i-close na kahit na andun yung minsan parang naglulus na yung temper mo. Minsan wala na talaga yung patience. No? Or parang umiiksi. No? Pero alam ko namang nababawi din. Humahaba ulit. Pero andun yung sinasabi nga dito sa Ace of Cups na, kumbaga, mas kailangan mo ang, kumbaga, mas maging understanding, no? Mas maging mas malawak ang pag-iisip mo. Lalo na sa karamihan. Kasi talagang, the more na nagtatagal ka sa mundo ng spiritual, the more na nagkakaroon ka ng maraming, maraming, maraming pasyente, maraming, maraming, maraming magpapabilding sa'yo. No? Or kung wala ka man sa mundo ng spiritual, at talaga maraming mga pagsubok na darating sa buhay mo. So, ang kailangan mo lang dito is talagang open your heart, no? And andun yung kailangan lang talaga natin intindihin yung mga bagay-bagay sa paligid natin, no? And again, kung hindi kayo nahihirapan kayong tanggapin or para andun yung hirap intindihin, so praise it to God, let go, let God. Okay? So, ganun lang po. Napakasimple. No? I-let go, let God mo po yan. Alam nyo po, talaga po, once na naramdaman nyo na po yung presence ni God dito, nako, ang laki po na mababago sa buhay nyo. Promise. Talaga magiging makata kayo. Sinasabi ko sa inyo. Magiging makata kayo. Kasi iba po ang dating ng talagang pag kayo po pinasok ng Holy Spirit, nagpakilala sa inyo, nagparamdam sa inyo ang Holy Spirit, nagparinig sa inyo ang Holy Spirit, iba po. Ibang-iba po ang dala. Okay? Oops. Okay, so Four of Wands. Yes, happy family! Happy, happy family! Happy, happy family! Eee, tada! Okay, di ba? Ang ganda ng ending, di ba? Ang ganda ng end ng ating reading. So, kasi nga, di ba, nagkaroon ka naman ng freedom dun sa ibang decks natin, ano? Sa una. Una ba yon? Oo, unang deck. Yung oracle natin kanina. So, andun yung talagang may freedom. No? So, be ready to receive all the opportunities talaga. No? It's coming na yun. No? Talagang andito na. On the way na. My goodness, on the way na. No? Yung dream house mo maybe. Dream car mo maybe. No? Or ano pa ba? Vacation? Travel somewhere? Other country or province or what? No? Andito na. Kasi this is a celebration, my dear angels. Congratulations. Congratulations! May sarili na kantin. Okay, so, yun. So,
always be ready. Always be ready, always be prepared kasi huwag ka na magulat. Okay? Kasi talagang deserve mo yan, deserve na deserve mo yan. Okay? So, ang kailangan mo lang talaga dito is papaghandaan yung mga bagay-bagay na ibibigay sa'yo ni God. Again, give and take kayo ni God eh. No? Give and take kayo. That's why talaga yung blessings ni God is talaga nasa sa'yo. No? Okay? So, yan na po yung ating reading. And now is, syempre, ngayon is tayo'y mag-healing na po. Okay? So, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe and nakaresonate naman po, no? So, please click po ang ating subscribe button. Then, paki-like and share. Then, paki-click din po ang notification buttons para po updated kayo sa ating mga reading. Especially po pag ganito, mga ang mga visions na po yung nire-reading ko, ay nako, very fabulous, very wonderful po talaga. Kasi, this is talagang direct message from God. Okay? Okay, so, bow your heads, and pasok niyo po ang healing energy from God. Okay? So, ito po is papasok po talaga sa pinakabumumbunan po ninyo. Okay? And kung saan po yung part na masakit, pwede po, no? Kunin niyo po si cellphone, tapat niyo po kung saan po masakit, sa lalamunan, sa ganito, sa ganyan. Kung may mga kati-kati kayo, igapang niyo po yan, no? So, pwede po. Okay? So, bow your heads and mag-start na po ako ng healing. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo and God bless us all. Bye!